Sa mayang aga po sa mga nanonood. So, ngayon po, ang video na ito ay tungkol sa paglinis ko ng baboy sa aming tangkal at pagpapakain. So, binigyan ko muna yung mga orok ng feeds kasi para hindi sila ganun kagulo. Lalo na yung palakad-lakad kasi minsan kung maapakan yung paa mo, mabigat na din kasi sila. So, ganun. So, winalis ko yung mga tae nila kasi dun sila tumatae. Then, dun din kay Marimar, nawalisan lang. So, masaya maglinis ng tangkal at lalo magpapakain ng baboy. So, naka-face mask din po ako kasi that time, tapos ko lang magkasakit. So, naglinis ko ng baboy. Tsaka para na din sa amoy for safety ba? Kasi syempre yung mga tae nila ang baho. So, yun. At nakikita nyo po yung isang nayon, ang payat. Kasi, baga kakahiwalay lang din ng mga anak niya. Kaya ganun kapayat yung isa. At yung isa po, yung nasa dulo, is buntis siya. Then, si Marimar, yung dito yung isa, yung kulay brown na malaki niya. So, si Marimar, gagawin din po yung nayon. At mga long months din. 7 months na pwede na silang palasan. So, yan. Walis-walis na muna tayo sa tangkal. So, hindi na ganun kahirap maglinis ng tangkal namin kasi may tubig na at kumbaga, gaganyan i-host mo na lang yung tubig, pagpapaligo sa kanila, ganyan. Tapos, may mga minsan kasi, may mga, syempre, di maiwasan na pagkatapos silang maligo, tumatae pa yung baboy. So, ganyan ang ginagawa niya. Binapanwasan ng tubig ko yung gamit yung hose para palabas na lang dun sa kanal. Para hindi na rin mahirap yung goddess. So, ayan. Kaya, madali lang din maglinis ng baboy kung may tubig. So, ayan. Walis-walis muna. So, hindi po ako madalas ang linis ng baboy. So, yun. Isa po kapatid talaga nakatoka sa paglilinis ng baboy. So, ngayon, wala. Ang napag-ano ko lang ako ng linis that time. So, ayan. So, yung kinagawa din namin sa tae ng baboy is, baga kasi din, yung once na yung nayon, kumakain ng tahop, yung pagdating sa, yung sa palay. Basta tahop yung tawag dito. Kapag tinatay nila, medyo ano, sinusunog na lang. Para din hindi ganun ka baho. Sinusunog yung tae. Pampausok na rin nila tuwing gabi. Kasi ang malamok, kawawa naman yung baboy kapag hindi na usukan. Kasi pag umaga, yung ano nila, yung balat nila, as in, alam mo yung pantal-pantal na kinagatan talaga ng lamok. Syempre, yung likod lang kasi nila, kanal, di ba? Mas mabilis kumalat yung lamok. So, yan, yung siniesta. Yun lang naman pag-inis ng baboy. So, ayan, tapos na pag-inis ko ng baboy. So, ganyan lang guys. Ganyan lang din yung tangkal namin. Ayan, may umihi pa. Diba? Sa pagkatapos nila, tumae sa kasi sila. Pagkatapos nila maligo sa kasi sila tatae. So, yan si kuya na nagpakain sa nayon at kay Marimar. Kasi, siya na rin yung para... Kasi pag sabay-sabay sila, mga nakaraan, yung nanay nakapupunta dito sa mga orok, mahirap na ulit siya ibalik sa tangkal niya, sa kulungan. Okay na meron nagpapakain muna dito sa feeds, then magkasabay na sila para hindi... Saka syempre gutom na yung mga baboy, ganun. So, yan. Feeds lang sa mga orok. So, ito yung mga orok. Yan. And then, sa nayon, sa dalawa ngayon, kaya ay Marimar, iba rin yung pagkain nila. Tahop. And then, pero nilulutuan namin sila ng laon. So, kung napanood nyo po yung mga ibang videos namin, so, palawan po yung nilulutuan, nilagyan namin ng mga tuyo. So, yan. Nilulutuan talaga namin sila ng laon para matipid din sa pagkain. Yun. Kaya, yan. So, yun lang guys na ang paglinis at pagpapakain namin sila dito sa aming baboy. So, hope na mapanood nyo po yung iba naming videos. Thank you! So, pakigadyan na po muna aming background music. Bye!
At na pala guys, nakalimutan ko yon. Yung binigay sana yon na buntis is calcium. So, kasi dahil buntis pala ng calcium. So, pagkatapos kumain. Sa maglaglag ng ipon. Para, ano po, para mas malakas yung nanay na yun. So, pagkatapos niya kumain, napakain siya ng 3 pirasong calcium. At sa gabi, ganun din 3 calcium. So, yun guys.